dahil wala kaming grinder, tuturuan namin kayo kung paano magbutas ng hardyplex na walang grinder na gamit. Yan guys, lalagay na ni Kuya dun. Ayun, sakto. Lagyan natin ng palaman ng kahoy para meron tayong pag-i-screwan ng ating panel board. Paano naman natin yan bubutasan na masentro natin yung dating butas doon sa baba. Itinamay mo na yung pagbutas dito. Uy, sa kandang pagkabutas ng isa ah. Sakto ah. Yung isang magandang araw ulit guys sa ating lahat at welcome back sa aming YouTube channel ni Armas. So yung ay magkakabit kami nitong panel board. So yung ating design dito ay 3-phase yung ating main. Tapos yung mga branches natin, dating design kasi ay ano siya, para sa line to neutral sana, kaya ito puro 2-band pole. Pero i-asbelt na lang natin yan, gagawin na lang natin itong 2-pole. Okay, so si Arman ang kakalasin muna namin to, tapos kakabit namin sa doon sa wall. Okay, paano? De, tayo mo. Ganito yung pagkalasin. Mayroong ano yan sa likod? Ano? Pala eh. I-screw natin yan. Ito para sa ano kasi ito eh. Sa grounding niya to na busbar. Tapos ito yung para sa neutral. So tatanggalin natin yung sa para sa neutral. Tapos yan guys. So, wala namang problema kung 1-pole ito. So, pwede naman natin gawing 2-pole yan guys. Kasi nga, ang dating design natin dito ay para sa line to neutral sana. Pero nagbago yung ating design, yung ating supply. Kaya gagawin na lahat na line to line. Wala na tayong line to neutral. Sige, ako ang kukontra dito. Sige, kukontrain ko dito. So, dyan ang pipihit. Sige. Yan. Okay. Di mo dadalhin? Tanggalin natin to. Kasi sayang naman. Pwede pa natin magamit ito sa iba. Yeah. Bilang muna natin. Ibalik natin yung ano, screw. Balik mo. Wala pang ano. Baba. Yun, so guys, bali yung design natin. Yan, yan. Tapos na layout nung ating magiting na electrician yung para sa lightings. At yan, dyan sila sa loob. So amin ni Arman to. Amin yung madali ikabit. Kas! Amin lang ang madali ha. Amin lang ang madali. So, kakalasin muna natin to bago natin ikabit. So yan ay kakabit natin sa drywall na dingding, bali yan ay may metal studs lang. So, tatanggalin muna natin to. Amin lang ang madali, sabi ko. Ang madali ikabit, amin. Ah, yan? Oo. Sa kanila yung mahirap guys, yan o. Madali, tatanggal na. Sige, tanggalin mo lahat. Mabigat kasi yan eh kapag sama pa siya. Tapos to pa, punta naman dun. So, makapal talaga siya guys, makapal board, industrial type siya. So, ito kasi ay mall. Kaya ganito talaga ang required kapag mga mall.
bali ito ay nakaharap to doon. Mabutasin namin yan. Pero dahil wala kaming grinder, tuturuan namin kayo kung paano magbutas ng hardiplex na walang grinder na gamit. So guys, dyan na natin ikabit ito. Dito kasi mayroong tayong dalawang utility box po dito na nakaharap doon para sa ating switch. So pagkasyahin lang natin yan. At ito, bubutasin ko lang ito. So bubuhitan ko lang. Sukatan natin 41 cm, kasi dito hindi ko mabuhitan. Bali 41 cm. Wala kaming dalang grinder. So guys, Boy Scout naman tayo, kahit anong paraan ay pwede natin gawin. Matagal lang. Matagal lang ito. Bukod sa matagal, delikado. May iwa ka na blade. Buti ay MC dito kay Plus. Ay EMT. Tapos guys, kuhaan natin ng sukat mula dito. Pero doon natin sa loob isukat na 12 cm. Ayan. So punta tayo doon sa loob. Kuhaan natin yung height. Ito. Do it. So 120. So dito, 120 tayo. 120. Tapos, kita natin. Tapos, kita natin to. Forty-one by 51 cm. 41. Lapad, no? 41 by 51 cm. So yung height 51 cm height ng panel board natin. Okay. Pasensya po sa aming mga tropang painter. Namin po pinungisa ng inyong pintura. Bakit primer pa lang pala to? Okay? Yun. Tingnan natin kung baba pang abo ito atong ginagawa natin. Wait ulit natin dito. Pag dito na pang abot guys, problema yung ating pagsugat. Atin na.
mo sa akin kuto dito sa gitna. Ayan. Gamit ang... Gamit ang kuto. Tibay, no? Tibay. Tasan muna natin dito, guys. Ayan. Yan guys, so butas na. Butas na, okay na. Yan guys, lalagay na dito yan dun. Ayun. Tapos ito. Tapos, pantay natin ito sa kamila. Nauna kasing kabit ng ano dun eh. Hard flex. Baligtad. Dapat ang nauna dito. Ang gagawin natin ay guguhitan natin ito. Para pag nag-screw ako mamaya, malalaman ko kung hindi tumatabing yung ating box. Ito rin sa kabila. Yan. Okay. Guguhitan natin to kasi tumapat doon sa ating metal paring para sa kisan eh. So guguhitan natin to dito kasi magbubutas tayo para sa ating tubo, para sa main, tapos para doon sa mga home run dito sa kabila, tapos dito yung main. Ayan! Una. Ayan. So, yun na yung ating tanda guys. So dito tayo bubutas ng uno. So yung pasok doon sa ating dingding. Uno dito, tapos dito. Midya, mga tatlo na midya dito sa kabila. Ayan, kuhaan natin ang gitna. So bali ito yung portion guys na pasok sa dingding. Ayan. Tapos siya... dito sa baba niyan, yun yung may guhit natin. Tapos kuha lang natin yung gitna to. So, 8 cm. So, bali, 4. Ayan. Tapos, guhitan natin. Ayan. Para sa uno. Ayan, gigitnain ko lang to. Punta dito, so 11, so 5.5 tens. So gawin na lang natin ano, 5 cm na lang gitna. Tapos so dito yung para sa ating mga home run. Bali, pupuntas tayo ng dito tayo magsimula. Para hindi tayo sisintro doon sa metal paring. Tapos, ang allowance natin. 4 cm. Malaki na yung 4 cm na allowance para sa media na tubo. So, 1/2 ang available natin. Wala tayong available na 1. Pero, bubutasin na rin natin ng media yan, guys. Pero, didiskartehan na lang yan paano lakihan. Thank you.
Sinubutasan natin yung ating pag-i-screwan sa gilid para ito yung ating pangkapit doon sa metal stud. Dalawa lang. Anong banda? Natin ang palaman to kasi malayo yung metal studs, baliktad kasi nandun yung kanyang gilid eh. Kaya lagyan natin ng palaman na kahoy para meron tayong pag-i-screwan ng ating panel board. May tibay. Oh, para matibay. So yan. Hindi lang tinapay ang nilalagyan ng palaman. Pati ito. Kabit na natin. May papel na binigay. Yan, yan, umabsent yan daw siya nun. Okay. Oh, yun, yun yata. Yes, barinahin na lang natin dito ang ating lock. Nakapantay na. Pantay na. Ang screw ay dos. Ang haba. Yan. Dos yata yung ano? Yan. Pointed na dos ang ating screw. Ayun, okay. Tibay na yan. Uy, umaalog yung dingding. Okay. Ilang ayan. Lagyan na natin ng screw guys at yan o, matibay na nga agad siya eh. So dito, hindi na tayo naglagay kasi ang mag-hold na lang sa kanya yung mga tubo. So yung mga tubo naman na nakapasok naman yan sa studs, matibay yan. Tapos pag nailock pa dito ng mga lock nut, matibay yon. So ang ating position ng switch dyan ay isa dito tapos isa dito. Yun. So, kunting-kunti lang yung awang niya doon. Yan. At mayroong kunting masilyahan lang. At least nasa ilalim naman siya. Tapos dito, mayroon lang din kunting retouch-retouch yan. Ayos na. So, butas na lang kami sa taas. Sa studs naman. Ito naman mabutasin natin dyan. Yung tapat ng ating pagdadaanan ng tubo naman. Yan. Sudukatan naman natin yan. Tapos, bubutasan natin to.